Buti na lang may mga katulad ni Atty. Trixie na matino sa gobyerno ni Marcos. Atty. Trixie, pasok ka nga dyan! Pasok! Ang ating president-elect ng buong bansa. Mm-mm. Hindi lang ng vloggers, hindi yes. lang ng mainstream. So, it's time to kumbaga mahalaga ang opinion ng lahat. Of course, kaming mga vloggers, nakikita namin yung mga defenses dun sa mga nire-raise ng mainstream. But at the same time, hindi ko kayang i-dismiss yung kanilang nararamdaman. Maraming ikokonsidera si incoming Presidential Communications Operations Office Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa desisyon kung tuluyang papayagan ng mga blogger o vloggers sa Malacañang upang medyo may nagsasabi na parang bakit daw ata nagbabago ng isip si Attorney Trixie regarding Secretary Trixie regarding dito sa pagpasok ng mga vloggers. Ang sinasabi lang naman niya ay we will be hearing all sides. Okay? Alam niyo as a lawyer kasi siyempre ang pinaka orientation niyan sa buhay si Attorney Trixie to listen to all sides. Kasi tama nga naman when you say vloggers, sino ba itong mga ito? 'Di ba? Kailangan din hindi rin naman kaduda-duda ang karakter at baka mamaya yung mga vloggers lang na puro ginto ang pangit naman. Kasi ako 'di ba naalala niyo idea namin niyan noon na idea ni Attorney Trixie yan noon sa opisina namin dati sa PCO yung i-accredit ang mga vloggers. Okay, pero at the same time nung pinag-uusapan na namin yung mga guidelines, napaka-importante rin syempre na legit, hindi pa pwedeng, at the same time, noon time na yon napapag-usapan namin, hindi lang pro Duterte vloggers ang plano naming ipasok noon, i-accredit. Sabi nga namin, even other pinklawan, dilawang pa sila noon, vloggers, ipasok din natin, basta legit. Ano ibig sabihin ng legit? Hindi nagpapalabas ng fake news. Hindi mahilig sa ginto. Hindi mahilig sa marites. 'Di ba? Kasi pag marites, ang pangit din naman. Kaya kailangan doon talaga sa lihiti mo kasi mabababoy nga naman din, ha? Isipin mo magpe-press con si Bongbong Marcos yung mga tanong halatang sumisipsip. 'Di ba? Ang pangit noon eh. Alam niyo yung tanong na para bigyan ikaw ng pagkakataon na ipagtanggol yung sarili mo, ganun. Ang pangit eh. Hindi lang siguro masabi ni Attorney Trixie, pero ang dating, maglagay naman tayo ng professional na vlogger. Cover sa mga briefing o event ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni Angeles na sa ilalim ng kasalukuyang Duterte administration, kabilang siya sa bumuo ng pulisiya sa PCOO ukol sa coverage sa presidential events ng mga vlogger. Naniniwala siya noon na napapanahon na para payagan. Idea daw ni Tingking Pinoy yan, sabi niya gusto daw ipasok mga vloggers sa... Sinabi niya yan? Ang kapal naman ang mukha. Kung sinabi niya, hindi ako sure ha, pero kung sinabi niya yan, ang kapal naman ang mukha. Idea sa opisina namin yan dati. Paano naging idea niya? Anak naman ng weteng. Sino ba siya? Feeling entitled naman sobra niya. Alam mo, ayoko na lang magsalita. Ayoko na lang magsalita, ha? Sa totoo lang. Pero kaya nga sa karambola, nako, ayoko na lang magsalita. Ito lang, ha? Meron ako ibibigay sa inyong hint, ha? Ayoko talaga magsalita. Oh! Kaya nga, ano yan sa karambola? Nako, ayoko kasi. Nako, sandali, may langaw. Anak ng gabing-gabi na, may langaw ka pa. Oh! Patay! Hayop kang langaw ka. Hindi, sa totoo lang. Sir, baran magsalita ka na please. Ayoko nga. Sinabi niya daw kay Pio. Kapal ang mukha. Ang kapal ang mukha. Basta ganito lang. Ako,
Pag idea ni Attorney Trixie, si Attorney Trixie may idea. Okay? Even if ang nasa ilalim ni Mocha yan dati, ni, bilang asik si Mocha at si Attorney Trixie ang nasa ilalim. Pero we acknowledge na idea yan ni Attorney Trixie and si Mocha. Okay? Pero ngayon, let's give the credit to Attorney Trixie. Huwag naman agawin. Agawin na naman. Kaya nga yung karambola, nagkakarambola eh. Kasi balita ko lang naman to. Sa karambola daw, tatanungin muna si Attorney Trixie. Attorney Trixie, anong masasabi mo dito? Sasagot si Attorney Trixie. Tapos, pagdating na daw sa karambola, siya na magsasalita na as if idea niya yon. Di umano. Ganun daw. Kaya hindi na nagsasalita si Attorney Trixie every time na tinatanong siya kung anong sa tingin niya opinion niya sa isang particular na issue. Hindi pa nga nakakausap si TP. Ha, makinig kayo dito ha. Hindi at ayoko na lang kasi hindi pa nakakausap si TP. Si Mocha lagi nang kasama. Naalala niyo noon? Kadikit ni Mocha. Ito ha. Kaya ang daming nagalit kay Mocha. Sa helicopter mismo ni Pangulong Duterte sino na andon? May video 'yun, 'di ba? Si Mocha, si Pangulong Duterte, si Senator Go at isang PSG. Tapos yung kabilang mga helicopter, puro PSG na. Ang daming nagagalit kay Mocha noon. Doon pa lang, nakadikit na si Mocha noon. Anong pinagsasabi niya? Matagal na sinasabi ni Mocha yan. Ang tagal niya nang sinasabi yan kay Senator Go. Sinasabi niya, Senator Go, bakit hindi natin ipasok ang mga vloggers? At that time, ito, hindi naman talaga kaila, maraming galit kay Mocha noon. Diba? Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo noon. Galit na galit yung opisina na nag-handle. Sabihin na natin, dediretsuhin ko na kayo. Anyway, wala naman na sila dyan. Yung pangalan Maro. Okay, opisina yun. Media, I forgot yung ibig sabihin ng Maro. Basta yung Maro ang nag-handle ng Malacañang Press Corps. O yung tinatawag naming Malacañang Press Cartel. Nagagalit sila every time, nagugulat na lang sila. Darating si Pangulong Duterte, nakabuntot si Mocha. Naalala nyo noon? At laging nang binubulong ni Mocha noon kay Pangulong Duterte at kay Senator Go, isama na natin yung mga vloggers. Kasi nga, naalala nyo, pagtungtong na presidente ni Pangulong Duterte, ayaw niya nagkaroon siya ng ban sa media. Na-remember nyo yun? Sa media, ayaw niyang humarap. Sabi ni Mocha noon at that time, yung mga vloggers na. At that time, natatakot pa sila. Hindi si Pangulong Duterte. Yung mga nakapaligid sa kanya, yung protocol, yung mga natatakot pa. Hindi naman natatakot na parang papaano yung sistema, di ba? Ganito, ganito. So, at that time, nag-usap na si Mocha bilang asik noon at si Attorney Trixie, pinag-uusapan na nila yung guidelines bago pa pumasok si TP noon. Ang kapal ng mukha naman kung talagang sinabi niya yan. Ewan ko kung talagang sinabi niya, pero ang kapal ng mukha naman. Tapos, nung inaano na namin yung guidelines, isinagmit na namin. Kasi siyempre, sa Malacañang hindi pwedeng bulong-bulong lang. Diba? Hindi pa pwedeng, Mr. President, pasok na. May ganun si Pangulong Duterte. Pero remember, sabi nga ni Attorney Trixie sa amin, kabilin-bilinan niya sa amin noon, unless it is written, huwag kayong gagalaw. Yan ang bilan niya sa amin bilang abogado. Hindi lang pwedeng umoo lang. Okay? So, at that time, umoo na si Pangulong Duterte noon, umoo na si Senator Go noon, at sabi ni Attorney Trixie, let's put it into writings, guidelines, ganito-ganito. Ipasok natin sa tamang paraan. Ibig sabihin sa sistema, hindi naman pwedeng basta ganun na lang. So ipinasok namin.
pinadaan namin kay Sec Martin, ganito ganito. Tapos sinuplak to. Ha? Nagkakuntsabahan. Sinuplak ito ng Maro. Kesyo. Siyempre, magagalit nga naman sila. Mauuna ang mga vloggers kesa sa media. Oh. Kaya, wag ko kayo maniniwala. Ito, itong kaya nga tinatawanan yan. Eh. Alam nyo, nung time namin, pasensya na ho, ha, pero ito talaga ang katotohanan. Ha? Nung time namin, tinatawanan lang namin si TP. Kasi yung lahat ng dinadaldal niya sa social media, eh sa amin, nasa papel na. Nandun na sa taas, inaantay na lang ang approval. Kasi siyempre dadaan yan eh. Pagpasok mo niya sa Sec Martin, pupunta yan kanino? Kay ES, Executive Secretary. Kung papayaga, aaralin, titingnan. Tapos, kasi kailangan dumaan sa tamang sistema, hindi pwede yung basta ano lang, pagdaan doon, tsaka sasagbit ngayon kay Pangulong Duterte para babasahin ngayon ni Pangulong Duterte. Oh. Tapos tsaka niya pipirmahan kung approve. Ganun yun. Grabe, sabi ko, ang kapal naman ng mukha kung talagang sinabi niya yan. Ha? Hindi ko alam, ha? Sinasabi niyo lang sa akin ngayon to, ha? Pero ang kapal naman ng mukha kung sinabi niya yan. Kasi honestly, yung mga sinasabi niya, ganyan niya sa amin, ha? Tawa lang kami ng tawa. Kasi nga si Mocha noon, kung maaalala ninyo, 'di ba? Oh, ito. Sa eroplano. Oh, sa eroplano si Mocha lang ang naandoon. Oh, nakikita niyo naman 'yun eh. Oh, pag pumunta sa ibang bansa, oh, pagbaba ng sasakyan, si Pangulong Duterte at nandun si Mocha sa loob, kasama si Senator Go, kasama yung ilang PSG. Siya lang ang official na hindi katulad ni Senator Go, oh, na nakakalapit doon at that time. Every time na may yung OFW gustong ilapit kay Pangulong Duterte, sinasabi niya ngayon kay Senator Go yun. Oh, kaya nakakalapit. Baka pati OFW ang kininarin niya. Ang kapal ng mukha. Oh, eh ako ngayon, maniniwala ako kung ngayon mailapit niya kay Bongbong Marcos. Maniniwala na ako. Bakit? Eh sip-sip siya dun eh. Diba close daw sila ni ano? Nung anak, oh, ngayon pwede. Diyan, maniniwala na ako. Pero dati, feelingero lang yun. Kung yun dati, talagang feelingero lang yun. Nagmamagaling lang yan. Mahilig magmagaling yan. Hindi niya nga alam yung sistema eh. Para ano eh, para may maipadaan yun. Dinadaan yun sa tamang sistema. Tanong niyo si Attorney Trixie. Si Attorney Trixie kasi nga nag-draft ng guidelines na yung time na yun eh. Yung guidelines is ipapasa mo sa kay Sec Martin para pirmahan, tapos ipapasa mo ngayon sa Executive Secretary, bibigyan mo ngayon ng kopya si Senator Go. Kasi at that time, SAP pa si Senator Go, Special Assistant to the President. Oh, so doon mo padadaanin yun. Palamukha naman niya kung talagang ganyan niya. Galit na galit pa nga siya kay Andanar. Alam mo, kaya nga sila galit na galit kay Andanar kasi hindi nila naiintindihan yung sistema. Hindi naman pwedeng i-bypass lang ni Senator Go si Secretary Martin Andanar. At sabihin niya, okay, sige, pasok na kayo. Huh? Hindi pwedeng ganun. Kasi ayun yung trabaho ng mama. Ang trabaho ng mama sa secretary, bilang pre-secretary, bilang PCO o secretary, yun ang trabaho ng mama, yung guidelines maayos kung sino. Mm. Kaya nga tingnan ninyo, bakit naiiba yung tono ni Secretary Trixie ngayon? Kasi alam niyo na yung sistema. Kaya nga tingnan mo ngayon, sabi niya, pakikinggan niya ang lahat. Tingnan niyo, pakinggan niyo to. Rin ang mga vlogger na makapasok sa Malacanang, ngunit hindi na natuloy ang implementasyon nito. Pero ngayon, ayon kay Angeles, kailangan muna niyang makinig rin sa opinion ng mainstream media ukol sa polisiya na ito. So ma'am, ibig sabihin, noon, kumbinsido kayo, panahon na. Yes. Pero ngayon kayo na ang nandyan, parang nagdadalawang isip kayo kung panahon na ba? Gusto ko kasi marinig ang opinion ng iba. Dati kasi opinion ko at ng mga kasamahan ko ang na-consider ko. Maliit ang mundo ko. Mm-hmm. Pero ngayon na lumaki, syempre mahalaga na makikinig din dun sa side na ayaw ko dating pakinggan. Oh, nakita ninyo. So dito, medyo naiiba yung tono niya. Kasi nga, naiintindihan niya na yung sistema.
Hindi pa pwede yung... Kaya nga sabi ko sa inyo, si TP ang isa sa mga nagmamagaling sa nagmamagaling. Hari na nagmamagaling. May sistemang sinusunod. Ha? Kita mo ngayon, nagmamagaling na naman, bida-bida na naman, feeling niya sa kanya galing. Tignan mo, para hindi siya... Sabi ko nga, ang tindi nito. Kaibigan niya to, ha? Pero sinasabi niya, idea niya. Oh. Ako hindi ako nagsasalita. And it was Mocha who started all from the very beginning. Lagi ko nga sinasabi si Attorney Trixie. Pero si Mocha noon, bago pa magawa yung guidelines, binubulong na niya yan kay Senator Go at kay Pangulong Duterte. But I never said that. Only now, because kailangan ni. Kasi yan yung sinasabi. Ngayon, ewan ko, bakit inuunahan niya pa si Attorney Trixie ngayon? Bida-bida. Ito nga si Attorney Trixie, sinasabi niya, I have to listen to all sides. Ha? Hindi lang sa mga kasamaan ko, pati yung mainstream media. Oh. Diba? Giit ni Angeles, ito ang kanyang prioridad na maisulong dahil kailangan nila ng tulong ng mga taong maghahatid ng impormasyon sa publiko. Our job is to deliver the information. We want to make sure that there are people who will help us deliver it. People whom we are assured already have an audience. So hindi talaga kahit paano ma-exclude. Yung level of exclusion or inclusion and how we're going to do it over a period of time. Ayon pa sa incoming press secretary. Oh, di ba? Oh, alam nyo kung bakit. Oh. Now, kaya nga sinasabi ko sa inyo it's easy to judge when you do not understand. Okay? Bakit sinasabi ngayon ni Attorney Trixie? Depende kasi yan Sa madaling salita, ganito. Ayaw din namin magtampo ang media. Dahil ang importante is ma-spread ang programa at plataforma ni Marcos. Naintindihan nyo? Okay, nire-rewards ko lang para maintindihan nyo. Kaya niya, iingatan din at sisiguraduhin niya yung mga vloggers na papasok ay hindi nananapaw din. At hindi rin bida-bida at wala namang followers. O kung may followers naman, aapakan yung mga mainstream media para siya umangat tapos magagalit yung mainstream media instead na i-carry supposedly yung mga press releases hindi na ilalabas. Well, tama siya. Tama si Attorney Trixie dito. Sorry, lagi ako nakakalimutan na. Secretary Trixie, okay? Tama siya dito kasi hindi pa pwedeng kung sino-sino lang ilagay mo doon at hindi marunong sumunod ng sistema. Kasi remember, eto. Oh. Para sa kaalaman nyo, ganito rin kami noon. Alam ko kasi ito, bakit? There was a time na ako ang pinadala ni Mocha sa isang presidential visit ni Pangulong Duterte kasi hindi siya pa pwede. At that time, ako ang pinadala niya sa Korea ito, yung sa Busan. Oh. Diba? Yung may event doon. Oh. May instruction doon, may press con. Bago maglabas ng statement, kailangan sabay-sabay. Meron silang ethics na sinusunod. Hindi pa pwede yung mauuna ka. Kailangan sabay-sabay kayong maglalabas. Yun ang sinasabi noon. Which is, naiintindihan ko nga naman din. Kasi kung merong magbibida-bida at isa ang unang lalabas, magagalit yung iba. Diba? Hindi pa pwedeng ganun. Baka mamaya, magsalita to, sabihin niya yung sinasabi ng Pangulo, magalit na iba, hindi i-carry nung iba. Ay anong mangyayari? Kesa na maipakalat yung supposedly mensahe ng presidente sa taong bayan, hindi kumalat. Bakit? May nagbida-bida Naintindihan nyo? Kaya dapat, ang usapan doon, pag may press release, dapat sabay-sabay na binibigyan. At the same time, pag sabay-sabay na binibigyan, ngayon, lahat sila, okay, kanya-kanya na kayo ng interpretasyon kung paano nyo ibabalita. Pero sabay-sabay, para hindi bida-bida. Kasi pag nagbida-bida ang isa, magalit yung iba, hindi nila kargahin yung istorya. Ang tendency, hindi kakalat yung istoryang gustong ilabas ng presidente. Naintindihan? Kaya nung time na yun, bago ilabas yung ako may mga alam na ako nung time na yun, na balita, pero lagi sinasabi sa akin, wait lang. Ha? Gumalang ka. Antayin mo muna na ilabas at sabihin. Kasi at that time, ang spokesperson nun si Panelo.
Oh, eh, nagkataon, doon sa labas, naglalakad ako, naghahanap ako ng Koreana. Ay, Koreana. Ng Korean food. Naghahanap ako ng Korean food. Nandun din si Panelo. Naghahanap din siya ng Korean food. Oh, nagkita kami. Tapos, ginimikan ko siya. Sabi ko talaga sa kanya, Sek, ay sabi ko, Sek, gusto kong kausapin ni Mocha. Papasalamat lang. Gandun. O, tapos sabi ni Mocha, ito, si ganyan, ganito, sabi niya. O, si Bay, hindi pa ako banat Bay noon, si Bay yung pinadala ko. Ah, okay, well, sige, interview ka daw, sir. So, in-interview ko siya at that time. Nasa tindahan pa kami noon. Pero at the same time, sinabihan ako na wait lang, sabay-sabay ilalabas yan. So, at that time, nag-press con sila, umuwi siya from the, sa tapat lang yun ng hotel. Umuwi siya doon sa hotel at nag-press con sila. Nung nag-press con sila, yun, doon ko na inilabas yung balitang sinabi niya sa akin sa labas. Naintindihan nyo? Kasi nga, merong sistemang dapat sundin para po ito'y pick-upin ng lahat ng media. Na ang purpose ay hindi umangat lang ang isang tao o ang isang media na network kung hindi mailabas ang mensahe ng presidente sa lahat ng platform. Yun ang goal. Kaya naintindihan ko yung sinasabi ni Attorney Trixie ngayon eh. Sinasabi niya, aalamin natin, sisiguraduhin natin ano ba ang sentimento ng mainstream media. Malamang, ang sasabihin sa kanya ng mainstream media, okay lang ipasok ang vloggers as long as sabay-sabay kami bibigyan ng information. Yun ang sa tingin kong mangyayari. Maaari rin silang gumawa ng mga kampanya ukol sa kung papaano maihahatid ang impormasyon ng tama sa social media. Kasi ang isang alternative is mag-create ng awareness dun sa social media about how to deliver information, how to determine that. So we can always start there. Diba? Without taking into consideration yung mga pangamba ng mainstream media, pakikinggan naman namin yon. Sa ngayon ay wala pang maibibigay na timeline si Attorney Angeles kung kailan maipapatupad ang pagbibigay ng access sa vloggers sa Malacañang. Anya, kinakailangan pa rin nilang busisiin ang kasal... Kaya nga, hindi nyo napansin ha, eto makinig kayo, hindi nyo napansin kung bakit ang ginawa ng gobyerno noon para hindi apakan ng mainstream media, ano ang ginawa? Live! Yung press con live, lumalabas na sa social media mismo. Ibig sabihin, sabay-sabay. Habang nagpe-press con, remember before, nagpe-press con, naka-live sa PCOO, naka-live din sa Mocha Uson Vlog, naka-live din sa iba pang mga pages ng government, di ba? Para yung information sabay-sabay. Para at least hindi sabihin ng mainstream media na unfair. Lukuyang polisiya ukol sa news coverage ng mga media sa palasyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Which is tama yung ginawa, you know why? At that time, pag nagbibiro si Pangulong Duterte, magkakrack siya ng joke, alalalalala, ganyan, diba? Sasabihin ni Pangulong Duterte, ganyan. Ang gagawin ng mainstream, ano, para siraan si Pangulong Duterte, chachap-chapin. Tama, mali. Ang problema ng mainstream, merong live na buo. So, pinagtatanggol ngayon siya ng mga vloggers kasi ipi-play ngayon yung buo. So, patas ang labanan. May na-pick up na sabay ang mainstream, hindi kayo nahuli, sabay kayo. Pero at the same time, yung vloggers, meron din silang weapon. Ano? Buo. Narinig, napanood namin ng buo yung sinabi ni Pangulong Duterte. So, patas na ang labanan, di ba? Ito pa. Tingnan nyo ha, ito naman, sa isa sa mga sinabi ni Attorney Trixie. Nel, ano ang dahilan ni Attorney Trixie kung bakit sang-ayon siya na hindi magtalaga ng tagapagsalita si PBBM? Yes, Ella, ayon kay incoming Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, mahirap at mabigat ang responsibilidad ng isang tagapagsalita ng Pangulo ng Bansa. Kaya naman masaya rin anya siya na hindi siya ang naitalaga bilang tagapagsalita ng Pangulo.
I would not have accepted if I was a spokesperson. Okay. Iba yung responsibility na yon. Yung salita mo, salita ng Pangulo. Exactly. So yung salita mo, salita ng Pangulo, kinakatawan ng buong bansa, leader ng Republika, mabigat yung responsibility na yon. Lalong-lalo na with this president-elect, hindi katulad ng style ni PRRD na he can forge on. Kumbaga kay PRRD, damn the torpedoes, di ba? Dito hindi. Everything is deliberate. Everything is thought of. So, ang pagiging spokes to PBBM would be a responsibility too big, even too big for most people. And only he can do that. No. Happy ako na hindi ako spokes. Dahil dito sinang-ayunan rin niya ang naging desisyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi magtalaga ng spokesperson. Iba yung dimension ng spokes. And para sa akin, tama yung desisyon ni Pangulo at mas gumaan actually yung undertaking ko. Ang nangyayari lang is kina-clarify lang natin yung nasabi na all yung mga pulisiya. So hindi, walang room for yung i-interpret mo yung sinabi ng Pangulo, kung ano yung ibig niyang sabihin, yun lang po ang i-impart. And mas gusto ko po yun, yung meron tayong mga linya. Una nang lumabas ang ulat na pinagpipilian umano na maging tagapagsalita ni Marcos Jr. sina dating Press Secretary Rigoberto Tiglao at Attorney Karen Jimeno. Ukol naman sa dapat pang magawa sa kanyang pamumunuan na Presidential Communications Operations Office, ayon kay Angeles, dapat makapaglabas sila ng impormasyon na hindi na nangangailangan pang ipaliwanag ng Pangulo. Wala, hindi ko masabing pagkakamali. I think na kailangan lang punuin. Halimbawa, si Presidente Duterte, parang siya yung sarili niyang PR. Marami siyang mga issues na siya yung sumasagot. But if there was a more efficient machinery na ilabas na yung mga impormasyon, hindi na si Presidente ang kailangan mag-explain. So yun ang isa sa gusto kong mangyari. In this case, merong very responsive naman ng ating President-elect. Mapupuntirya na yung mga issues na nakikita natin beforehand at na ilalabas na sa publiko para hindi na siya nagte-take up ng space for concern. Nais rin ni Angeles na ang PCOO ay maging responsive sa mga lumalabas na impormasyon, lalo na sa mga social media. Lalo na anya kung may maling impormasyon na lumalabas na base lamang sa mga opinion. Responsibilidad anya nila na ilabas ang totoong impormasyon sa publiko. Yan mo nang ating... Alam mo, mahirap na ano to, ah. Mahirap na... Sa totoo lang, napakahirap na trabaho ito kay Attorney kay Secretary Trixie. Kasi alam nyo, lalo na ngayon na sobrang daming fake news. Nakita nyo naman siguro yung mga naglabasang fake news vloggers. Kailangan niya talagang kumuha ng mga taong magaling, magaling mag-fact check kung mali o tama ang isang impormasyon na nanggagaling sa gobyerno. What do I mean? Kasi before, ito talagang nagiging problema dyan sa PCO. Before, kanya-kanyang labas ng impormasyon ang mga departamento. So hindi siya yung isang may ang plano na unahan na naman tayo dito, ha. Noong time namin noon, ha, ang plano was ito. Isa sa mga plano noon, ang PCOO maglalagay ng SOCMED team. Okay? Sa bawat departamento. Pero it is under the PCOO. Bakit? Para ang coordination direct. Halimbawa, merong project ang Department of Tourism, oh, 'di ba? Meron sila naka-assign na dalawang tao na PCOO na naka-assign doon. Tapos lahat ng information, oh, yung information ng DOTR noon, okay? Ay DOT, sorry. Sasabihin nila doon sa PCOO. Tapos, itong PCO na dalawang tao, sasabihin nila sa main para mabilis ang communication. Hindi magkakaroon ng fake news. Diba? Ganun sana yung plano dati. Kaya lang, marami rin nagmamagaling doon. Hindi na, tuloy. Huh?
Hindi, kasi yun talaga yung, kasi yun ang problema before eh. Nagtataka kami, bakit hindi mailabas yung mga good news ng bawat departamento? Sabi namin, one, maybe mahina sila sa social media. Ang malakas lang noon, eh, DOTR. Naalala ko. Eh, kasi parang sa kanila noon, ang social media is hindi nila binibigyan ng kahalagahan, 'di ba? Hindi nila binibigyan ito ng magandang ano, ng basta, parang baliwala sa kanila. So ganoon na naging problema noon, so kanya-kanyang fake news na naglabasan. Dapat ultimong sa PNP, merong PCOO na naka-assign diyan, 'di ba? Dapat may ganoon. 'Yun yung plano sana namin, kaya lang parang wala ngang budget kasi syempre kailangan mong budgetan yung swelduhan yung kung sino man yung ilalagay mo sa bawat departamento, di ba? Eh, ewan ko kung gagawin pa yon. Sana gawin yon para talagang yung information, kasi ang hirap eh, ang hirap na yung information. Kaya ang nangyari nun, parang, ewan ko, naalala nyo nun, there was a time na ini-invite ng PCOO na lang yung mga department heads o department ano, tas sasama sila sa press briefing. Okay sana yon, kaya lang mabagal. Eh remember, ang social media is all about speed, di ba? Kasi pag ang nauna ang fake news, naku po, ang hirap na yan. Hindi na natin malalaman kung paano babawiin nyo, kung paano tatablahin yung fake news. Pero ako, may tiwala ako kay Attorney Trixie. Meron ako talagang tiwala dyan na alam niya yan. Kasi nung time na yan, pinag-uusapan na namin kung how to battle fake news before. At isa pang ang plano niya, di ba, naalala nyo? Isa sa mga proyekto ni Attorney Trixie ay yung puntahan mismo yung eskwelahan. Magpadala ang PCOO ng mga taong magtuturo at sila Attorney Trixie yun. Magtuturo ng mga nangyayari sa gobyerno. Eh, sinuplak na naman. Lahat ng idea ng PCOO office nun, PCOO, social media office ni Mocha, lahat ng sinasabi at sinasadya, sinusuplak nun. Kasi nga, minamaliit nila si Mocha nun. Hindi nila alam na doon si Banat Bay. Ay, joke lang, joke lang. Pero lang yun, abin.